What's up, this is Ann Calamat! So, ayun mga kaproti, ngayong hapon na ito mga bin, talagang may mga special, ano tayo ngayon mga bin, mga kasama tayo mga bin, dahil minsan lang silang makakasama natin. So, handa na ba kayong i-reveal natin kung sino yung ating makakasama sa ating mukbang ng barbecue versus beefsteak mga bin, talagang bukabongga. Unlimited dyan mga biya, baka sabi nyo naman, kinuripot ko. Pero mga biya, happy ako kasi nga, for the first time, nakapa-beefsteak tayo. Yes mga biya, and syempre, uunahin natin tatawagin mga biya, si Ivan. Kayong kasama natin mga biya, parang si Raulo. So ayun mga B, si Ivan mga B. Hello Ivan, po. Kumusta ka na? Kasi ngayon lang kita nakita. Sabi naman parang kalam mo naman itong kakapatid. Hindi kasi mga B, si Ivan mga B ay matagal nating hindi nakita sa bag-vlog kasi nga mga nag-aral sa MSU. Opo. Kumusta yung buhay mo sa MSU? Ayun, hat naman ang exam ko pasado. Wow. Ay, di pala mayroon pala kayo sa nabagsak. Hindi ka nag-aral ng maayos. So ayun mga B, by the way, yeah, okay naman yung excel. Nag-excel ka ba sa class? Yes, actually po sa ano po sa Webs and Optics sa exam po namin sa midterm, pang ano po kasali pa ako sa top 5 na nakapasa. Pero pag ako talaga yung pang top 5, para sabit lang talaga ganun. So I'm very grateful pa naman din kahit ganun. Mm-hmm. Ako mukhang haggard na. Hindi, kasi mga naglagay ako mga binangkwa ng pangmuka. Ano ba yan? Ano yan? Hindi na matanggal talaga yung scrub diyan, ay yung ano, butas. So okay. By the way mga kaproti, dahil diyan may handa. Handa ka na ba sa ating susunod na tatawagin? Yes, sino kaya yun? Sino kaya ito ay walang ibang anak nila, Ma'am Luz mga B. Yung auntie naming mga may na certified marites ng Mambalot mga B. Dito yung mga anak niya mga B, si Manang Nanit at saka si Manang Lisel. Sila ay mga anak mga B. Sila yung first cousin ng mga B. Wow! Yes mga B. Magkamukha rin pero hindi ko alam. So by the way mga B, kumusta naman ang buhay ninyo bilang mga teacher? Di ba mga teacher kayo ng school? Hindi, okay lang naman. Katatapos lang din ang aming exam. Wow! Kasi ngayon ay mga B, medyo sim break pa ngayon. Sim break ba? Kasi November na, di ba? Ano lang, 1 week ano ngayon. Break. Nga, katatapos na kasi ng election, kaya tayo nga muna. So blended learning. Yes. Ah, okay. Ayon. Tapos syempre November 1. Pista ng mga patay. Tapos, so, November 2. So, November 3, blended learning ulit. Kaya yan, long weekend tayo mga B! Yes mga B! And syempre mga kaproti, dahil dyan, tatawagin ko naman yung ate ko mga B na yung matangkad. Wow, grabe naman! Yes mga B! Ganda-ganda! Yes mga B! Siya yung ating kasama. Nagpasalapid-salapid pa yan. Sister ka, mukha mo yung Chinese na babae, yung gumagano yung buhok. Sino yun? Miu-miu ba yun? Yes mga B! And syempre, kumusta naman ang buhay natin katatapos lang ng eleksyon? Okay lang. Bumuto ka ba ng karapat-dapat? Oo naman, pinag-isipan ko talaga. Yung karapat-dapat. And syempre mga B, we have to congratulate James Leon siya dahil nakasama po siya sa top. Sa Magic 7 mga B. Wow. Yay! Congratulations! So, binuto nyo rin ba si James Paul nakaraan? Yes! So, pang-ilat siya sa inyo? Number one! Sa inyo? Number one! Kahit ibaligtad-baligtad. So, by the way, handa na ba kayo sa ating pagmumukbang? Yes! Tara na at magmumukbang na, Ivan. Ikaw ang magdadasal dahil baguhan ka pala. Ay ba? Dahil bago ka lang ulit nakita sa vlog. Magdadasal ka na. Lord, include sa mga pagkain po na sa aming harapan. Haway ang mga pagkain po na to ay magbigay lakas, tarino, sigla sa amin. Naway, gabayan mo po kami, Panginoon, sa aming mga ginagawa sa pang-araw-araw. Yun lamang po. Thank you, Lord. Amen. Yes! Thank you, Lord. So, by the way, mga kaproti, dahil dyan, handa na ba kayo sa ating pagmumukbang ng beefsteak versus barbecue? Handa na! Mga B, kasi mga B, isa na yung ating special guest kasi ito na kailang sama pa lang sa vlog sa atin si Manang Lisel, anak ni Ma'am Luz, na certified marites na Mambalon. At ito naman si Ma'am Nanette. Si Ma'am Nanette. Yes, mga B, and syempre ito sa Ivan. Baguhan, ito magkapatid sila yan, mga B. So, by the way, tara na, samahan nyo na kami sa ating paglalapang. Tara na kayo. Tara na. Nagugas na ba kayo ng mga kamay? Gusto kami, nagdagayahan ako. Oh. Okay na yan. Huwag na magugas. Sige yeah. Mga B, kaya na tayo mga B. Mayroon tayong barbecue, chicken barbecue. Wow, grabe naman. Sino kaya niyo po nabili yan? Or sino po nag-ano niya? Nag-donate? Nag-ano? May nagbili. So by the way mga, ay kain na kayo na ko. Kain na kayo. Grabe naman. Huwag naman sila, abalag yung barbecue. Yung barbecue.
Ay nga ako ng barbecue ba? Ayoko yan. Sana, ito na. Katina natin. Oh, ito. Kasi mga B, ngayon mga B is, namili lang ako dyan sa kalsada. So, ito na lang yung natira nating barbecue na naabutan. Kaya, dagdagan ko pa sana ito kanina. So, wala lang tayong naabutan. Kasi nga, ang daming nagainuman doon sa kanto. Yes. Sarap din ba? Sarap naman. Wow. Soto natin. Unang kagat pa lang, heaven agad. Ayan, kagat na heaven agad. Too perfect ang aming sausawan. Manghang. Yes. Ang hap nga ba? Kain lang tayo ng kain, mga Pretty Ham. Sila ba pwede yung shout-out lang sa shout-out ako? Shout-out agad? Sige na. Hindi ba? Shout-out po pala sa mga teacher ko, sa instructor ko sa MSU. Shout-out, ma'am. Sprite din ba yung mga beer? Sprite yan? Akala ko ano yan? Akala ko water. Sige, mag-i-anot tayo niya later. Anong palasod na sa barbecue? Ako gusto ko rin shout-out yung mga teacher ko sa Brooksmith National High School. Lalo na sila. Ma'am Nancy nanonood yan siya, kasama wow, ng kanyang you, kasawa. Wow, thank you. Mga fan niya yan eh. James wow. Wow. Ay, thank you. Kasama ni Ma'am Nancy, si, wow. Si Sir Ricky. Ipa, alam mo sa kanila ito na nga. Ipa-watch mo na sa makakablog. Sabi nga nila, mati hindi ka sumasama sa vlog. Sabi mo, eh diba, hindi naman ako nakaka-away doon. Hindi lang ako nakaka-away doon sa mga balot mga B. Kaya yan. Ngayon lang ako makasama sa kanilang vlog. Ay, Mimeng, takawin mo. Si yeah, shout out din sa akin Luga National High School. So mga be, next week ay nandoon na tayo. Wow! Yes. See you. Go see you. Soon. Nawa pa ka ng kanin. Yes. Ari. Kain kayo, may tayo. Ano may bag stick dito? Yan. Marami at na kayo yung beef stick natin mga be, yung nagiwa mga be, ewan ko. Hindi ganito dapat sana yung hiwa niya mga be, dapat sana yung panipis. Oo, be, ewan, tinutulang luto, be. Yung ano yung hiwa niya dapat mga be, malipis, kasi lang ginawa nilang cubes. Ayaw kasi nila lang malipis. Ang cute kaya, aesthetic. Salamat sa nagluto. Salamat po, syukuran. Kain na tayo. Kain ng kain. Kain na tayo ng magkita. Kain na tayo. Kailan tayo lang kain mga biha, huwag kayo magpapa, ano? Opo, huwag pa kayo magpapayat, charot lang. Diba, may balik ka ngayon sa ano, sa, yes. Yung ano yun, Bilgada, yung sa puerto, yung ano yun? Nagkagulo ng mga bidito sa may bandang Puerto Princesa. Nagrambulan sila. Bakit? Nakaraan mga binagkagulo doon kasi nga, pinunit ng isa, mga flying booters, yung mga balota. Kasi ano yun, parang nagmura yung, something ganun, di, ano. Kain lang kayo nga. Ang dami naman ating mga nilalang. Oo, ang dami natin ano. Ano kaya ang feeling ng mga bagong ano? Mga leader. Wow. Yes, mga bagong kaya nga ano, napakasarap na pakiramdam sana yung maging isang leader ka ng community. Pero, hindi. Ba't yun nga, yes, yun ang saya ko ngayon kasi nga lahat ng binuto ko nanalo. Wow! Ibig sabihin, you are a responsible citizen of the country. Wow, grabe naman. Kasi nga ano, pinili mo yung karapat dapat. And siyempre mga wiser din ito yung ating mga kababayan, kabarangay, kasi nga tinanggap lang nila yung pera, ay binuto pa rin nila yung kursonada. Yes. Yes. Kaya nga, ako ilan ba yung natanggap mo nakaraan? Charot lang. Actually mga bi, walang bigayan dito mga bi, purita yung mga politiko dito. Nang hindi kasi ako pwedeng magkuha ng kanin, ayoko naman na parang something na ako yung nagkuha ng kanin. Parang. Yes, ang naiwan lang ako ah, kasi yung kamay natin, minsan hindi natin alam, di ba? May microbial. May mga may microbial. Kung may sandok sana. Balantaisil. So by the way, itong si Burikat na itong pusa na itong takaban, dito rin, hindi rin makahintay. Mamaya ka na doon palangga. Maray pa nga tingnan. Dahil yung magkuha ka ng barbecue. Ayun, bigyan mo sa kanila. Sige na doon. Shout out po doon sa ano, sa Hilo's Place Boarding House. Chicken wings. Yes, chicken wings. Yan po sa Batarasa, shout out po kay Mother Hilia. Hello Mother. Nood po kayo ng vlog namin. Ako kamal makam. Sir Alex, manood ka po. Sa mga classmates ko sa MSC, manood ko yung mga, ano, mga kapatid. Ay, nakumpusa ka. Shout out kay Ma'am Risa Sinang and Sir Vincent Tabarangal. Wow! Yes. Aking mga besties.
Mga bi, wala mo lang bardagulan ngayon kasi siya James Paul yun. So mga bi, busy-busy na sila ngayon sa preparation nila mga bi sa barangay. So, by the way, tatanungin ko kayo isa-isa. This is the time of revelation, of expectation towards doon sa mga nanalong kandidato. Ano-ano ba yung ine-expect ninyo na mangyayari sa mga leader natin ngayon na inyong ibinoto? Ano ba yung something na inaasahan nyo sa kanila? Number one, goes to you. Wow, number one. Yeah, syempre, yung pagbabago talaga. So, medyo kasi napansin namin dito sa barangay na medyo hindi na masyadong nagpo-progress. So, sana naman sa mga bagong upo ngayon is may makita naman tayong ano, mga pagbabago. Yes! A special James Leon Show! Yes! Huwag mo kaming kalimutan! Ayos malapit kami sa sandok! Charot lang! Ano yung mga bill, dapat maging fair. Maging fair yung mga kwa natin, mga politician. Yes. Hindi man sila pibinoto, pero malay mo kung siningit sila, di ba? Ikaw naman ang, ano yung ine-expect mo sa mga politiko na nanalo natin nung nakaraang eleksyon? Ayun, pagbabago rin talaga. Gusto ko na talaga makita yung pagbabago sa ating barangay. Lalo na ako bihira lang talaga makawid sa barangay natin. Yes. Pero gusto ko pa rin dito talaga yung makita yung pagbabago. Yes, ganun mga bayan. Sa mga bago na umuno. Ito naman ay banang katanungan ko sa iyo. Mga bi, medyo mga bi, pasensya na kayo mga bi, medyo pan tayo ngayon, medyo relevant pa kasi yung usapin ng politika, katapos-tapos lang kasi. Kabataan. Pag-asa ng bayan. Yes, pag-asa ng bayan. Oo ba? Marami na nanganak kayo ng mga bata. Hindi. At saka marami na kayo mga bisyo ng mga bata. Oo. Ito ay banang katanungan ito, ay sa'yo ko ibabato. Gusto ko mabasa na naman ako dito pag hindi ko nasagot ang tama. Ano-ano ba ang mga katangian ng isang leader na dapat taglayin ng isang kandidato na iyong inihalal? For me, yung talaga, kahit magbigay ka at least three. Masipag, walang pinipili na mga tinutulungan, ganun. At yung bukas pala. Ito lang po, okay, hindi kayo apat. Okay. Pero gusto sobrahan ka na. Sobrahan na ba ako? O diba? Huwag niyo ako i-bash. Huwag niyo ako i-bash. Ako. Ayaw ko na. Diba? Basta yun, mapagkatiwalaan, masipag, tapos ano ka ba yung isa? Basta yun. Oo. Yum! Ikaw naman, ito ang katanungan ko sa iyo. Aroy bare, katakot! Kaya tatakot siya sa Q&A. Kala ko pareho kami eh, doon sana lang kayo zipta ako kagad. Ano yung hina... Nung bumuto ka ng SK chairman, SK kagawad, bilang isang kabataan ng citizen. Ay, bilang isang kabataan. Ano yung katangian na hinanap mo bago ka bumuto sa kanila? Guwapo, may abs. Sira ulo. Siyempre, para sa ano, yung siyempre nagkaya binuto ko siya, siyempre para magbago yung ating barangay, para mag ano din ba? Makita rin natin yung kagandahan ng barangay natin kasi bulok. Pero kasi nga mga bi, wala mga pista-pista sa amin kasi masaya din sa barangay. Masaya sa amin talaga mga bi, wala parang ano ba stand ba to pero ang patong ano nang kain ka pa om kain kay Maya, ang dami nating ulam, ikaw hindi ka na kumakain. Ayaw ko na bi, busog na ako. Sa amin kasi mga bi, pag may pista, yan, perfect. Malungkot pag sa ibang may pista. Ito naman, itong katanungan na ito ay ibabato ko na naman kay Manang Nanette. So, bilang isang teacher, public teacher, ano-ano yung mga karaniwang kinakaharap ninyo na problema patungkol sa usapin ng kabataan? Ano-ano yung mga something, give me some ano-ano lang, kahit kaunti lang na mga problema, like ano yung pinaka-problema nila dyan? Sa amin kasi sa school namin, di ba? Big school kami. Sweet National is a big school. So, maraming mga problema talaga. Lalo na yung, ano, yung suntukan, ganyan. Parang tinignan ka lang kasi. Parang usap sa ngayon. Parang tinignan ka lang. Kala mo. Angas mo kuya, parang suntukan. Ay, ganun. Parang yun yung madalas kasi, madalas talaga yan pag uwian na sa hapon, doon yan na nagkaka... Karambulan sa labas. Katulad nung nakaraan, nagrambulan na naman sa labas ng school. Kaya talaga mga estudyante kayo, ha? Ayun, kasi, alam mo yung simpleng nasagi ka lang. Akala, parang big deal na sa kanila, nabawasan ang pagkalalaki nila. Yan yung mga problema namin sa school. Sa patungkol sa mga kabataan. Tingin lang, banggaan lang. Pero sa tingin mo ba ngayon, ano yung dapat...
Ito naman, kay para kay Manang Rizal, o sino man sa inyo magsasagot. Para sa inyo, ano pa dapat ang dapat na idagdag sa curriculum na dapat ituro sa mga kabataan ngayon? Ano-ano yung dapat nating ituro pa? Aside from moral values or GMRC, ano-ano pa ba para mas ma-enlighten or mas mapapalawak pa natin yung kamalayan ng bawat kabataan? Siguro sa akin, ano, yung history siguro, yung parang mas mapalawak pa rin yung kaalaman niya doon. Kaalaman ng mga kabataan tungkol sa history. Ay, kasi nakakalimutan na minsan. Yes, nakakalimutan na lang yung mga bayani, tapos, parang hindi na, kasi alam yung mga Gen Z ngayon, parang pagtanungin mo, hindi na talaga nila halos kilala yung mga bayani, yung mga pambansang, ng ating Pilipinas. Yes, ano, mga pambansang ibon, pambansang hayop. Sabi na pambansang ibon, siwit. Bayan. Animal na itong pabo. Aray. Aray ka. Bakit kasi bangi yan? Ayan. Yan. Tao. Okay. So, discipline na rin syempre sa disciplina. Ano, magulang talaga sa mga anak. Yes. Diba? Na dapat nagsimula talaga rin sa bahay. Piling ko yung dahil sa pandemic, marami talaga naapektuhan na mga kabataan. So, yung mga magulang is, kailangan yung talaga ng communication talaga sa mga anak. Yes, mga baby, that's true. Wow, that is really important kasi nga sabi na nga nila, education is start at home, yes, 'di ba? Kasi kapag yung mga anak natin, that is a reflection of how you raise your children or your child. So, kapag yung anak mo mabuti sila sa labas, that is the reflection of your ng mga parents, so paano nila sila din grow yung kanilang mga anak, 'di ba? Yes. Kaya nga mga B, kaya sa mga magulang diyan, you have to make sure na yung mga child, yung mga alaga. Ano, aso lang, kalabaw ba, kama, no? Yung mga anak ninyo is be a responsible and law-abiding citizen ng ating bansa, Pilipinas. Kasi nga, para hindi sila maging sakit ng ulo ng lipuna, di ba? Nakakaano naman, very ano naman yung ating ano. Ang topic natin mga B ngayon is very natural yung flow and very relevant sa panahon ngayon. And syempre, may konting aral at may konting kakulitan ng mga alaga naming hayop. Hindi ko na alam ito kasi ang daming kakulit. So, by the way, ano pwede rin ba makapasok ng ano, yung sex education sa curriculum? Yes. Kasi nga, diba? Kasi nga po, diba, ngayon, laga na talaga yung teenage pregnancy. Yes. For me, as a future, teacher, kung mayroong sex education sa curriculum, parang mamumulat yung mga kabataan na magiging aware sila kung ano ba yung mga possible na mangyayari sa kanila once na magkaroon sa once na great idea. Oh yeah. I love it. Ito magkaroon silang anak ng anak sa murang edad, di ba? For me, sex education is one of the most valuable or something na important. Yes, important na maging parte ng curriculum. Yes, kasi mga nga po, diba, hindi na bago sa atin talaga yung teenage pregnancy, hindi na yung bago sa atin eh. Kasi nga, aside, ang teenage pregnancy is nagkakaroon lang yun dahil sa curiosity ng mga bata, no? Yes. Kasi nga, halimbawa, sila parang gusto nila explore yung mga bagay na parang something na new, yes, parang gano'n. Yes, alam niya sa social media talaga marami. Yes. Aside from that mga B, I will use this platform, yung social media na ito, as awareness na rin para sa ating mga kabataan. Dagdag ko lang doon nung kaibad sa sex education kasi we're living in a very conservative nation talaga, country, Philippines. Talagang hindi masyadong napapag-usapan sa bahay yung mga usapin ng sex. Kasi very, parang ano siya, parang something na medyo, ano tayo yung parang, parang very nagda-doubt, parang gano'n. Diba yan? Conservative kasi. Nag-aalangan tayo na parang bastos yung dating yung gano'n. Yung gano'n mga be. Pero this is the time na dapat nating i-change yung mind natin, yung mindset natin regarding with that. Aside from teenage pregnancy mga B, HIV. Laganap na rin yung HIV sa bansa, talagang very
Very important yan mga kasi tayo yung nangunguna sa Southeast Asia. True. Sa pay pinakamataas na bilang ng may HIV. Pinakamataas na case ng HIV. Aside from that, yung mga mga sexually transmitted disease. Kailangan natin din ipalaganap sa ating mga kabataan yung kahalagahan ng kung paano natin ingatan ng ating mga kalusugan. Yes. So, by the way, that is really important na madagdag din sa ating curriculum, di ba? Yes. Para kasing hadlang, kung halimbawa i-ano yung 6 curriculum doon sa yung sex education sa curriculum, maraming hadlang kasi lalo na diyan yung mga Catholic school. Yes. No, simply po, di ba? Tayo pero, lahat naman po tayo dito para nakaaral sa Catholic school po, di ba? Sacred kami. Yes. Di ba? Yes. Parang yung dati na nagbigaya ng mga condom or contraceptives parang sa ano lang sa mga public lang yung sacred. Yes. Parang hindi nag-accept kasi diba, very ano daw parang ganun bla 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 ganun. Pero by the way mga B, dahil dyan syempre parang to ano na lang yun nga parang pa-happyon na lang natin. Uh-huh. Yan so tsaka mga B, sa panahon ngayon talaga hindi na natin maiiwasan ng mga kabataan ang masyadong mapupusok, kaya we have to make sure na mayroong connection yung parents sa kanilang mga anak. True. Para nang sa ganon ay yung mga parents aware naman sa kanilang mga anak kung anong mga pinanggagawa. Yeah. Outside their house or ganon mga blah blah blah. So by the way mga kaproti, dahil dyan nag-enjoy ba kayo sa ating pagmumukbang? Yes! Ba't parang walang gumalaw ng karne? So by the way mga kaproti, I hope nagustuhan ninyo. By the time mag-end sa ating episode, baka may gusto kang i-shout out. Shout out kay Tita Yuli, Tita Gina, Tita Romy, Ate Anka, kay Ben, Ate Jeanette, Ate Gold.